Good morning po sa ating lahat. Okay. Happy Lord's Day. Okay. Batiin natin ang katabi natin ng Happy Lord's Day. Okay. Salamat sa Diyos. Muli, nakabalik po ako dito sa Cavite Church. Last May at ano, Bible seminar natin dito. At nung mga panahon na yun, may mga Bicolanong nag-attend. Nakapagpatuloy po ba sila? So sana ano po. Ngayon, pansamantala ako po muna ang tatayo sa inyong harapan para sa Lord's Day Sermon. Bago po ito, tayong lahat tayo yumuko sa opening prayer. Banal naming Amang Diyos, salamat sa kaligtasan. Mula noon hanggang ngayon, kami po ay nag-aaral ng iyong salita upang matutunan po namin kung paano kami dapat magsukli sa tinanggap po naming biyaya. Kaya Panginoon, tulungan po ninyo kaming maunawaan ang iyong pong mga kalooban upang sa buhay araw-araw namin, Kristiyano, ay natututunan po namin ang mga banal mong kalooban. Kaya ngayon pong araw na ito, para sa araw ng Linggo, sa mga brothers and sisters, tulungan mo, Panginoon, ang maunawaan po nila ang iyong pong mga salita. At sa mga pastors, evangelists na nandoon din po sa kanila pong switching sermon pulpit, ay ingatan po ninyo, Panginoon, at bigyan po ninyo ang bawat isa po sa amin ng karunungan upang mahipahayag ang iyong mga salita. At sa umaga na ito, Panginoon, pangunahan po kami ng banal na Espiritu at ang iyong pong salita ang mangusap sa aming mga puso at Espiritu. Sa mga wala po ngayon, ano man po ang kanilang ginagawa, tulungan mo pa rin sila, Panginoon, na sila po ay patuloy na makinig ng iyong pong mga salita. At kung mayroon man pong mga kahirapan sa kanila pong mga buhay Kristiyano, dalangin namin, Panginoon, na ito po ay malampasan nila sa pamamagitan ng pagtitiwala lamang sa iyo. Sa mga may sakit din po na mga kapatid namin kay Kristo, dalangin po namin, Panginoon, ang kanila pong agarang paggaling. At sa lalong madaling panahon, sila po ay patuloy na makasama namin dito sa pakikinig sa iyo pong mga salita. Marami pong salamat. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Okay, buksan natin ang ating sermon ngayong umaga. Sa Biblia, ang papagat ng ating sermon ay dalawa lamang po. Ito po yun. Okay, dalawa lang. Okay. Ang hukuman ni Kristo at ang gantimpala. Okay. Naniniwala po ako na maraming beses na natin itong narinig, di po ba? Tungkol sa hukuman, tungkol sa gantimpala, na ito ay nakalagay sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 10. Basahin po natin. Ikalawang Korinto, sa mga may Biblia, pakibuksan na lamang po natin. Sa wala pong Biblia, dito po tayo sa screen. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 10. Kung nakuha na po, basahin natin. Basahin po, babasahin ko po, and then pakatapos ko kayo naman. Sapagkat tayong lahat ay kailangan umarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Okay, kayo naman po? Ready na? Okay, basahin po natin. 1, 2, 3. Okay, salamat po. So, dito ko kinuha yung dalawang title o pamagat ng ating Lord's Day Sermon. Ang hukuman ni Kristo at gantimpala. Ano pong magandang pakinggan sa dalawa? Ang hukuman ni Kristo o gantimpala?
para sa akin gantimpala. Okay? So, pero hindi ka magkakaroon ng gantimpala, di ba? Kung hindi ka dadaan sa hukuman ni Kristo. Okay po? Ang hukuman ni Kristo, hindi na pinag-uusapan ang patungkol sa impyerno. Okay? Ang hukuman ni Kristo, pinag-uusapan dito, reward, pagpapala. Kaya, dito sa ating main scripture, sinabi dito, sa mga bagay na ginawa, nasa gitna yung kulay blue. Yung salitang ginawa, kung mabuti, may gantimpala. Pero kung ang ginawa ay masama, gantimpala pa rin? Ano po kaya? Ano sa palagay ninyo? Kung gumawa po ng mabuti, gantimpala. Okay? Paano kung gumawa po ng masama? Gantimpala pa rin po ba? O ano? Parusa? Ano sa palagay ninyo? So, kung mabuti, tatanggapin mo gantimpala. Pero kung masama ang nagagawa natin sa ating Kristiyanong buhay, hindi ka tatanggap ng gantimpala. Kabaliktaran po ng gantimpala, wala ka pong tatanggapin. Okay po? Spiritually, pagkakataon, opportunity, yung chance na wala po sa iyo. Okay? Kilala po ba ninyo isang Kristiyano nagpapalakad-lakad? Ito po ay ano lang ah, konting halimbawa lang. May isang Kristiyano daw nagpapalakad-lakad sa langit. Pero wala po siyang pag-aari. Sino po ito? Ito yung kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Naalala po ninyo? Nakalagay sa Lucas. Bakit wala po siyang pag-aari? Wala po siyang nagawa. Okay? Kaya, dito, kapag may ginawa kang mabuti, gantimpala, tatanggapin mo mula sa Diyos. Pero kung masama, kawalan ng gantimpala. Nawala po sa iyo yung pagkakataon. Magbigay po ako ng isang, para magkaroon tayo ng idea about dito. So, okay. Dito. Wait. Ito po ay nakalagay sa Lucas chapter 23. Okay. Iguguwait ko po para dito na lamang po. Ito ay katabi ni Jesus. Si Jesus ito. Okay. Ito yung sa krus. Mayroon ditong pangatlo din po. Di po ba? Yung isa, nilibak si Jesus. Sabi niya, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin kami. Ito. Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo kami, sabi nito. Ito naman isa, sinaway niya ito. Tingnan po natin sa Lucas chapter 23. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Pero yung nasa verse 40, ito yung nandun sa dulo, subalit sinaway siya ng isa at sa kanya ay sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol na kaparusahan. Imaginin po natin, okay? Imaginin po natin, ito pong isa na ito, kung papansinin po ninyo,
may takot sa Diyos. Okay? Nakalagay sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang panimula ng pagkakilala sa Diyos ay takot. Hindi siya natakot na siya ay mamamatay dahil doon sa harap niya maraming sundalo. Nagaantay ng oras para siya ay patayin. Pero hindi siya natakot sa tao, tong kriminal. Saan po siya natakot? Sa Diyos. Kaya sinaway niya ito. Okay? Sinabi niya dito sa isa, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Hindi niya sinabi, hindi ka pa natatakot sa mga sundalong ito? Na anumang oras ay papatayin ako, papatayin tayo. Spiritually po, ano ang mahalaga sa isang tao? Ang matakot sa kapwa-tao o yung matakot sa Diyos? Ano po ang mahalaga? Ang matakot sa Diyos. Ang matakot sa tao, wala pong pakinabang. Okay? Pero yung matakot sa Diyos, napakalaga po ang pakinabang. Gaya ng binabanggit sa Kawikaan chapter 1 verse 7, napakahalaga na makilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng takot. Pero alam po ba ninyo, ang tao ngayon kinikilala ang Diyos sa pamamagitan ng hindi po sa pagkatakot. Sa isip lang, kilala nila ang Diyos. Naligtas po tayo hindi sa isip. Ang kaligtasan natin ay hindi sa pamamagitan ng kaisipan. Saan ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Sa isip o sa puso? Roma chapter 5, buksan natin. Roma chapter 5. Roma chapter 5, verse 5. Okay, Roma chapter 5, verse 5. So sinabi dito, babasahin ko po, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Okay po? Saan ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos? Sa isip o sa puso? Sa puso natin. Kaya ang kaligtasan natin, ang dapat na mag-response, hindi isip, kundi puso. Mayroon po kasing ligtas, knowledge lang. Alam niya ang testimony, alam niya ang blood, pero wala pong transformation. Ano ang problema? Yung salvation, ito ay naunawaan niya, hindi sa pamamagitan ng ano? Puso. Kapag puso po, iba po ang response. Okay? Naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating puso. Kaya sinabi dito, ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya ang pag-ibig ng Diyos nasa puso natin, hindi nasa isip. Bakit po ang isip ng tao ay pabago-bago? Nakadepende ito sa sitwasyon. Kung mabuti, okay. Pero kung hindi po mabuti, nagbabago ang isip. Pero ang puso, mahalaga po ito. Ang Diyos nakatingin sa puso. Kaya ang kaligtasan ng mga naipanganak na muli, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na nanaunawaan natin sa pamamagitan ng ating puso. Okay? Gaya ng pagkatakot sa Diyos. Ang takot ay hindi sa pamamagitan ng isip. Natatakot ka sa Diyos by knowledge, hindi ito tama. Pero kung natatakot ka sa Diyos, sa pagkakilala mo sa Diyos mula sa iyong puso, mabuti po yan. Makikilala mo ang tunay at buhay na Diyos sa Biblia. Balikan natin yung Lucas chapter 23 verse 39. Lucas chapter 23 verse 39. Kaya yung isang lalaki, sinabi niya, di ba ikaw ay Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami.
Okay? Pero yung isang lalaki, yung isang kriminal, sinaway siya. At sinabi sa kanya, hindi ka pa ba nakatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayong dinghatol ng kaparusahan. Verse 41, tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito, hindi gumawa ng anumang masama. Verse 42, pansinin po ninyo, may kulay dilaw. Ang tingin ng isang lalaking kriminal kay Kristo ay tao. Pero sa verse 42, hindi na niya tinawag si Kristo na tao. Kundi ano po? Jesus Christ. Ano ang kahulugan kasi ng Jesus Christ? Tagapagligtas. Okay? Nakikita po ninyo ang pagkakasunod-sunod? Meaning, ang lalaking ito, nakikilala niya si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Sinabi niya, dito sa verse 42, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Naniniwala siya sa Diyos. Una, sa pagkatakot. Okay? Kaya ang panimula ng pagkakilala sa Diyos ay takot. Kaya dito, sinabi niya kay Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Basahin po ninyo ang verse 43. Ito po yung sagot ni Kristo kay kriminal. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Yeah. Sinabi ni Jesus, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Bakit ko po ito pinakita? Ito yung lalaki na namatay na hindi na po nakagawa ng anumang bagay para sa Diyos. Kaya ito yung lalaking binabanggit ko sa inyo kanina. Nagpapalakad-lakad daw sa langit, pero walang pag-aari. Okay? Bakit wala pong pag-aari? Wala po siyang nagawa ng anuman. Hindi ka magkakaroon ng gantimpala kung wala kang nagawa. Kaya tayo, malaya tayong gumawa. Okay? Malaya nating pagsilbihan ang Diyos. At kapag nakakapagsilbi tayo sa Diyos, tatanggapin mo gantimpala. Naintindihan po natin? Pero minsan, hindi natin nagagawa. Yan ang issue. Okay po? Kahit malaya nating malaya tayong gumawa, magsilbi sa Diyos, pero nauubusan tayo ng oras. Bakit po? Minsan, ang priority natin nasa ibang bagay. Sa trabaho, okay? Sa eskwela, okay? Sa pangsariling pakinabang. Kung ganun, wala rin po kayong tatanggapin kapareho po nung isang kriminal. Ang pangit po ano? Kahit binigyan ka pa ng Diyos ng chance na mabuhay, pero kahit nabubuhay ka, pero wala kang nagagawa sa Diyos, hindi rin po ito mabuti. Kaya napapansin po ninyo ang Life Word Mission, kakatapos pa lang ng Grand Bible Seminar, Youth Camp, Summer Retreat, pagkatapos ng Youth Camp, ano na naman ang susunod? Cell Group Bible Seminar. Okay, hindi nyo napapansin? Hindi tayo nauubusan ng mga gawain. Kasi sa pamamagitan ng gawain, magkakaroon po kayo ng gantimpala. Nag-gets po ninyo? Yan po ang purpose. Kaya, huwag niyong isipin na, pagharap mo sa hukuman ni Kristo, hahatulang ka patungong impyerno. Huwag po. Roma chapter 8 verse 1, babasahin ko. Ngayon ay wala ng kahatulan sa mga anak kay Kristo Jesus. Verse 2, sapagkat ang kautosan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kaya huwag ninyong kalimutan, pag nakakagawa kayo ng masama, okay, huwag niyang isipin na
kahatulang kayo ng Diyos patungong impyerno, hindi po. Ang mga taong may relasyon sa Diyos, hindi na pinag-uusapan ang papuntang impyerno. Okay? Mula sa kamatayan, lumipat na patungong buhay. Tapos na, it is finished, sabi ni Jesus Christ sa John chapter 19 verse 30. Ano ang kahulugan po ng John chapter 19 verse 30? Tinapos ko na, sabi ni Kristo. Huwag na kayong mag-alala. Okay? Pero, minsan inaalala pa. Bakit? Si Satan, bulong ng bulong. Oh. Ano yung ginagawa mo? Kasalanan niya. Oh. Ah, huwag mong isipin, papasok ka ng langit. Hindi yan totoo. Ha? Yung Kristiyano naman, nababagabag. Oo nga. Nai-stress. Okay? Pero again, brothers and sisters, ang pananampalataya dapat natin ay kung sa isip lang, magbabago. Pero kung sa puso yan, mahirap pong magbago. Okay? Kaya, huwag mong isipin na kapag nakakagawa ka ng masama, ahatulang ka ng Diyos patungong impyerno. Mali po ito. Wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo, Jesus. Pero, yung wala pa kay Kristo Jesus, ahatulan sila patungong impyerno. Okay po? Spiritually, ang kahulugan po ng verse 1, wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin nito, salita po ng Diyos. Any gathering, nasa gitna natin yung words of God. Okay? Ano man na ang gathering sa Life Word Mission, lagi words of God. Bago magsimula, words of God. Salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos mismo, si Jesus Christ. Okay po? Kaya kung saan man nagkakatipon ang dalawa o tatlo, sa gitna mo, nandoon si Jesus Christ. Kasi mismo si Jesus Christ ay siya mismo ang salita. Sa John 1 verse 1, di ba? Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya tayo, saan man tayo dumako, pumunta, dala-dala natin ang salita ng Diyos. Kaya bilang mga naipanganak na muni, ang buhay natin, gumagawa. Dahil pagdating ng araw, tatanggapin mo gantimbala. Puntahan natin, 1 Corinto chapter 3 verse 10. 1 Corinto chapter 3 verse 10. Babasahin ko po ito. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Verse 11, basahin po ninyo ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Verse 12, subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligan ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagkapasan. Verse 13, okay, verse 14, babasahin ko ulit. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimbala. Verse 15, basahin pa rin ninyo ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay, salamat po. Pinaliwanag dito ni Pablo sa Corinto Church ang patungkol sa ano ang kahalagahan ng ginto, pilak, bato kumpara sa doon sa dayami, ano pa? Pilak, ginto, bato, ang kahulugan nito, buhay ng tao na nakatuon sa Espiritu. Okay?
mananatili po ito. Okay? Pero yung dayami, yung kahoy, pinagkapasan, nakatuon ito sa buhay ng panglaman. Maglalaho ito. Anong mahalaga sa dalawa? Yung nananatili o yung naglalaho? Yung mananatili. Kaya, tayo, saan nakatuon? Sa espiritu o sa laman? Gaya ng sinabi ni Pablo sa Corinto Church, ang mga tao, yung mga Hudyo, sila po ay nabubuhay at nakatuon lagi sa laman. Hindi po sa espiritu. Kaya pinaliwanag ni Pablo ang tungkol sa ginto, pilak, bato, at sa tungkol sa dayami, kahoy, at pinagkapasan. Sinabi sa kanila ni Pablo, kung kayo ay nakatuon sa ginto, pilak, at bato, mananatili ito. Ha? Kapag manatili ito, tatanggapin mo gantimbala. Pero, kung dayami, kahoy, at pinagkapasan, maglalaho ito. Bakit? Susubukin ito ng apoy. Dito sa dalawa, sino ang masusunog? Yung ginto, pilak, bato, o yung kahoy, dayamay, pinagkapasan? Sino, alin dito yung mabilis na masusunog? Ito pong kahoy, dayamay, pinagkapasan. Inilalarawan nito, kapag ito ay nasunog, wala po ito, magigiip po itong abo, hindi po ito mananatili. Yan ang sinabi ni Pablo sa Corinto. Kasi ang mga tao doon, lubos na nakatuon sa mga panglaman. Pakinabang pong panglaman. Kaya, sinabi niya, sa 1 Corinto chapter 3 verse 13, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ng magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy. At ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ng ginawa ng bawat isa. Spiritually po ang apoy, kahirapan. Okay? At sa verse 14, kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay mananatili, siya ay gatanggap ng gantimpala. Kaya ang mga born again Christian dapat magtuon hindi sa laman, kundi sa espiritu lamang. Pero ano po ang realidad? Saan nakatuon minsan ang mga brothers and sisters? Saan po? Sa laman? Sabi ni sister? Okay? Yeah. Iyan po yung realidad. Kasi marami pa tayong mga pinag-iisipan. Kailangan kong magtrabaho. Hindi naman masama ang magtrabaho. Pero ang masama po, buong linggo nagtatrabaho, ay masama na po ito. Okay? Kahit linggo nagtatrabaho. Pastor, hindi po ako nakapunta. Nag-overtime po kami. Pastor, hindi po ako nakapunta nung Wednesday, naglaba ako. Okay? So, bagaman ganun po, dapat nating isipin, kung mas marami tayong nagawa sa laman, ito po ay naglalaho. Ang dapat po nating pakaisipin, yung mga bagay na gawa na hindi po maglalaho. Na pagdating ng araw, tatanggapin mo yung gantimpala mo. Yan po ang nais ipakahulugan ni Apostol Pablo sa Corinto Church. Same lang din po dito sa Cavite Church. Ang Corinto Church, ito po ay lugar. Ganun din po sa Cavite. Kami din po sa Nueva Ecija, Cabiao Church. Kaya, susubukin po ng apoy ang anuman pong ginawa natin sa pamamagitan ng laman. Kaya tayo, hindi po tayo
gumagawa na lubos na nakatuon sa pakinabang salaman. Gaya nito, ang buhay ng tao nakatuon sa Espiritu, ito yung ginto, pilak, bato. Mananatili ito. Pero yung tao'y gaya may pinagkapasan, buhay ng tao na nakatuon sa laman, maglalaho ito. Kaya sinabi sa Kawikaan, huwag kang magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili'y mapigilan. Sa verse 5, kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay mapaparam sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan. Lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Sinabi ito ni Kawikaan, ano po? Kilala po ninyo si Haring Solomon? Si Haring Solomon, sinabi niya, ang buhay ay walang kapuluhan. Bagaman siya ay hari at nasa kanya na ang lahat. Ginto, pilak, pero ang buhay niya, sinabi niya, ang buhay ay walang kapuluhan. Ha? Siya ay mayaman, siya ay hari. Ang karangyaan ng buhay ay nasa kanya. Pero hindi po kumpleto ang kanyang buhay. Sa puso niya may kulang pa rin. Okay? Tayo, hindi tayo mapupuno ng anumang bagay sa puso natin sa pamamagitan ng mga kayamanan ng sanlibutan. Kaya hindi tayo lubos nagtutuon sa mga bagay na yun. Kaya sinabi dito, huwag kang magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam sapagkat biglang nakakapakpak ang kayamanan. Lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Magkakapera ka, sandali lang. Okay? Nag-abroad ka para makapag-ipon at makapagpatayo ng magandang bahay. Nagkasunog naman. Okay? Biglang nagkakapakpak ang kayamanan mo. Biglang naglalaho. Kaya, nauwi sa wala. Okay? Pero kung nagtuon tayo ng mas maraming oras sa mga gawang pang-espiritu, naku po, mayaman kayo pagdating ninyo sa langit. Okay? Huwag tayong maging gaya ng isang kriminal na nakapako katabi ni Jesus na nagpapalakad-lakad sa langit nang wala pong pag-aari. Kaya sinabi sa Mateo chapter 6 verse 24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O, magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ano po ito? Pera. Yeah, ang realidad naman kailangan natin ng pera. Sino ba kang hindi kailangan ng pera? Bawat galaw pera. Okay? Kung walang pera, naku po. Pag walang, wala kayong, pag may pera, kumusta ang puso? Oh. Pag walang pera, huwag kang magbiro. Pero pag may pera, Totoo naman po talagang ganun. Sa Bicol, Bicolano po kasi ako, pag walang pera, mabublay. Okay? Matamlay sa Tagalog. Okay po? Pero pag may pera, bagong pensyon, mga senior citizen, yung lolo ko noon, pag may pensyon, talagang nakapag... Yung inilalagay sa book, ano nga po yun? Nakapamado. Pag, talagang Jose Rizal ang dating. Nakashine ang sapatos. Ako'y tuwang-tuwa naman kasi pagkatapos, bibigyan ako ng 5 piso. Maliit pa ako. Laki-laki na ng 5 piso nun. Papel pa ang 5 piso nun eh. Okay? Pero pag walang pera yung lulo ko, hindi madrawing yung mukha, huwag kang lumapit. Ang totoo, ayon sa Biblia, ang lahat ng bagay ay pera. Kaya kayo nag-aaral, mga estudyante, para saan? Ano po ang layunin?
para magkaroon kayo ng mabuting trabaho, maganda ang income. Kaya sinisikap ninyong makapagtapos ng college sa kurso ninyong inaabot. Ano ang pinaka-purpose? Para maganda ang inyong magiging income someday. Yan po yung purpose. Pero bilang mga naipanganak na muli, huwag nating kalilimutan, bahagi o parte lamang yan ng ating buhay. Okay? Hindi yan ang layunin ng ating buhay. Kaya sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, ang nag-aaral, buksan na lang po natin, Ecclesiastes. Ecclesiastes, sa ating pong Biblia. Sa Ecclesiastes, wait lang po. Ito po ay sinabi ni Haring Solomon, okay? Ecclesiastes chapter 12, verse 12. Sa mga wala pong Biblia, dito tayo sa screen, Ecclesiastes 12, verse 12. Ayan. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ecclesiastes chapter 12, verse 12. 1, 2, 3. Anak ko, mag-ingat ka sa anumang bagay na higit dito. Ang paggawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang sobrang pag-aaral ay kapaguran ng espiritu o laman. Laman. Kaya, pakinabang pong laman ang pag-aaral. Pero huwag mong isipin na iyan ang purpose ng buhay, kaya tayo nabubuhay. Hindi po. Parte lang yan ng buhay natin. Hindi yan ang lahat-lahat sa atin. Bakit ito sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? Kasi may mga born-again Christian na uubos ng oras, kaaaral. Kahit linggo, wala sa church at nag-aaral. Pastor, marami akong assignment. Marami pinapagawa sa akin si ganito, si ganyan. Mabuti naman yung mabuting good performance sa iyong eskwelahan para tumanggap ka ng maganda rin pong grado. Pero again, brothers and sisters, iyan po ay kapaguran lamang ng lamang. Naglalaho po yan o mananatili? Maglalaho. Ang matalino saan nakatuon? Sa naglalaho o sa mananatili? Sa mananatili, bakit? Pagdating ng araw, may ganding pahala ka. Kaya nire-remind tayo ng salita ng Diyos na huwag masyadong magtuon sa mga bagay dito sa lupa. Yung layunin ng buhay natin ay para sa Diyos. Hindi po. Sa mga gawang pang binipisyong laman. Gaya ni Haring Solomon, anak ko, maaring ito ay sa kabataan. Okay? Youth day, youth fellowship, wala. Bakit? Nag-aaral. Hindi naman masama ang mag-aaral. Dapat kang mag-aral. Pero hindi nangangahulugan na sa pag-aaral mo ay nauubusan ka na ng oras para sa church. Mali po ito. Kaya ito po, naka-address sa mga kabataan. Anak ko, mag-ingat ka sa anumang bagay na higit dito. Ang paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. At ang sobrang pag-aaral, kapaguran lamang ng lamang. Balik tayo sa ating main scriptures, sa ating Biblia. Okay. Kaya sinabi dito, walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O, magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Huwag kayong magtipon. Mateo chapter 6 verse 19 naman po, sinabi dito,
Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang ang mga magnanako ay makakapasok at nakakapagnakaw. Tinuturo ito ni Kristo sa mga taong nauubos ang oras para sa pansalaman, gawang laman. Maaring sila ay may magagandang buhay. Very good naman yan. Okay? Pero, huwag natin kalimutan, may Diyos nag-aantay sa iyo. Iniligtas ka niya hindi para mabuhay sa sarili. Iniligtas ka niya para mabuhay sa kanyang kalooban. Hindi na sa iyong sarili. Okay? Hindi na tayo nabubuhay na kagaya ng dati. Tayo ngayon nabubuhay para kay Kristo. Kaya nga anong sabi sa Biblia? Ano ang aking isuklis sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan na ginawa para sa akin? What shall I render to the Lord, to all benefits toward me? Bakit may ganito pong talata sa Biblia sa mga naipanganak ng muli? Kailangan po natin suklian ang Diyos. Gumawa tayong pang-espiritu, hindi po panglaman. Ang panglaman, parte lang yan ng ating buhay para mabuhay. Pero hindi dyan lubos na nakatuon ang ating panahon at oras para i-google natin ang lahat-lahat dyan. Kundi wala pong iba, kundi sa Diyos lamang tayo magtuon. Kagaya nito, darating na naman youth camp. Okay? Ito po ay SIMI, Summer Retreat. Kaya kailangan nating mag-imbita ng mga ligaw na kaluluwa na madadala po natin sa araw ng youth camp. Okay? Ano man ang ating ginagawa, ito po ay para maluwalhati natin ang Diyos. Isang kaluluwa lang ang maligtas. Maraming anghel nagpapalakbakan sa langit. Verse 20, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok, di makapagnanakaw. Bakit ito sinasabi ni Jesus? Same lang din po sa panahon natin ngayon. Okay po? 2,000 taon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, sa mga taong nagpapakapagod at maraming pagpapagal sa laman, wala nang oras para sa Diyos. Sila ay nag-iipon ng kayamanan nila sa lupa na pwedeng maglaho, pwedeng mawala, pwedeng nakawin, pwedeng masira. Pero yung ginagawa natin para sa Panginoon, mananatili. Kaya, hindi tayo nagpapahalaga sa mga gawang panglaman. Okay po? Kundi, mas nagtutuon tayong gumawa sa pang-espiritu. Yan po ang ibig sabihin, ipakahulugan ni Kristo sa mga Hudyo na nauubos din ang mga panahon sa kanila pong mga sarili lamang. Kaya sinabi niya, magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Okay po? Again, yung isang kriminal, wala pong pag-aari sa langit. May tanong po ako bago tayo magpatuloy. Ito yung reward ko pag gumagawa ako ng mabuti. Example lang po ito ah. Ganito daw kalaki ang aking pagpapala o gantimpala sa langit. Pero, pag nakagawa po ako ng masama, anong mangyayari sa reward ko? Ha? Mababawasan? Shhh! Gumawa ka, ha? Nagalit ka. Sa sobrang galit mo, ha? Nag-PI ka. Babawasan kita. Cut! Ganun po ba? Ganito po ba ang proseso kapag gumagawa ka ng kasalanan? Ganito po ba o hindi naman ganito? Kung ganito, may tira ka pa kaya sa langit? Ha? Kung ganito po ang proseso, ha?
Wala na, sagad na sagad na. Wala nang tira, bakit? Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Hindi tayo perpekto. Kaya wag niyong isipin ganito po ang proseso. Ang pagpapala mo, nandyan na po yan. Wala na pong bawas yan. Wala na po. Okay? Ang mangyayari lang sa iyo, chance, mawawala yung pagkakataon. Okay po? Isang nag-graduate na estudyante, tinawag na ang lahat ng mga classmate niya para sabitan ng medalya. May honor. Pero yung pangalan niya hindi tinatawag. Kumusta yung puso ng mga ganito? Masaya o malungkot? Malungkot. Yung chance na siya yung magkaroon din ng medal na wala. Nag-gets po ninyo? Ang kahulugan? Isa pa pong halimbawa, isang brother. Ang sipag-sipag sa church, talagang wala ka ng masasabi pa. Masipag, masigasig, very qualified. Sabi nga ng iba, someday magigito yung evangelist. Pero isang araw nakagawa po siya ng masama. Kaya yung chance niya na magiging evangelist, naglaho na. Nag-gets po ninyo? Hindi po nababawasan ng reward. Naglalaho lang po yung ating pagkakataon. Naintindihan po ninyo? Same lang din po sa langit. Okay po? Pwede mo sanang makasalo si Kristo sa pagkain, pero dahil sa nagawa mong masama, baka ito'y maglaho. Gaano kadakila ang makasama ang Panginoong Hesukristo sa pagkain. Di ba? Pero, dahil po sa ating buhay Kristiyano, mas nagtutuon tayo sa mga gawang laman na wala po yung chance. Nag-gets po ninyo? Nababawasan po ba ang reward? Kasi, ang reality naman, nakakagawa naman talaga tayo ng mabuti. Maaari sa pamamagitan mo, ginamit ka ng Diyos, nakapagdala ka ng kaluluwa sa church at naligtas. Gawa itong masama o mabuti? Mabuti. Kaya ka may reward. Pero kung nakagawa ka ng masama, mababawasan po ba ito o hindi? Hindi. Mawawala lang po yung chance mo. Kaya nga minsan, may mga brothers and sisters, matagal na sila sa church. Pero, minsan ito po ay ano lang, ayon lang sa ating experience. Minsan, yung brother, biglang maglalaho. Okay? Wala na sa church. Pero noon, kapaki-pakinabang sila. Ang sipag-sipag, pero ngayon, wala na sila sa church. Nawala po yung tsansa. Pagkakataon. Bakit? May nagawa po silang mabuti o masama? Masama. Kaya ano po ang punto sa atin ng Words of God ngayong araw? Gumawa po tayo ng mabuti. Kapag gumawa ka ng mabuti, mananatili. Pero kung gumawa po tayo ng masama, wala pong gantimpala. Balikan po natin yung ating main scriptures dito sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Muli po, babasahin ko po ulit. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humanap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kung mabuti, may gantimpala. Pero kung masama, mawawala po yung chance. Kaya, tayo, huwag masyadong nagtutuon sa mga gawang laman. Masama po bang maging mayaman? Kasalanan ba ang maging mayaman? Hindi po ah. Sinabi ni Jesus, mas mabuti pang pumasok ang sa butas ng krayom ang ulo ng kamelyo ng asno kumpara sa mayaman na makapasok sa langit. Okay po? Napaka-imposible yun na pumasok sa butas ng krayom ang isang ulo ng asno. Pero bakit ito sinabi ni Jesucristo sa mga Hudyo?
Ganoon ka-imposible ang isang mayaman na makapasok sa langit. Kasi ano po ang puso ng mayaman? Mataas o mababa lang? Matataas. Matataas ang kanilang mga puso. Karamihan sa mayaman, matataas ang puso. Kaya imposible daw makapasok ang mayaman sa langit. Ay may mga brothers and sisters tayo mayaman din. Hindi rin sila papasok sa langit. Ako ko yung malilito. Okay? May mga brothers and sisters na ang kanila pong pera ginagamit sa church para sa kalooban ni Kristo. Okay? Especially Korea. Ha? Ang Korea ay nagpatayo ng mga churches sa Pilipinas. Bakit nila ito ginagawa? Ha? Gumagawa po sila ng mabuti para tumanggap din po sila ng gantimpala. Okay po? Bakit nila ito ginagawa? Para sila ay, ha? Yumaman? Hindi po. Ginagamit nila ang kanila pong munting pera para suklian ang tinanggap nila sa Diyos na biyaya. Okay po? Kaya sa Pilipinas, hindi lamang po sa Pilipinas. Maraming local bansa na sinusuklayan, sinusuportahan ng Korea para ipagpatuloy ang gawaing makalangit. Okay po? Ito po yung gawang mabuti. At tinitiyak ko po sa mga taong gumagawa nito, tatanggapin nila ang gantimpala. Doon sila nakatuon. Okay? Doon po sila nakatuon. Paano naman tayo? Ha? Tayo naman, sinusubukan din po natin gamitin ang ating pera para naman sa Diyos, para dito sa Cavite Church. Okay po? Kasi alam po natin, itong ginagawa natin, bahagi ito ng pagsusukli na tinanggap nating biyaya mula sa kamay ng Panginoon. Tayo, dapat din magsukli. Kaya, pero minsan nakakalungkot ang mga nakatuon ang iba sa paggawa ng pagpapayaman sa sarili. So hindi po ito makakabuti para sa atin. May pera ka? Yeah, mabuti yung may pera tayo. Pero kung ang pera mo ginagamit mo sa sarili, hindi ito makakabuti. Makapagpapalaki tayo ng bahay, pera sa bangko, impok ng mga ari-arian, mabuti naman po ito. Pero kung ginagamit mo ito para sa sarili, hindi po ito mabuti. Sabi po sa Mateo pa rin po, sinabi dito, Mateo 16 verse 26, babasahin ko po, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Si Jesus muling darating at bibigyan niya ng gantimpala ang mga gumawa, ang mga kaluluwang nagsakripisyo. Kaya, kailangan po natin suklian ang Diyos. Kailangan po natin paglingkuran ng Diyos. Kailangan natin gumawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti, may gantimpala. Okay? Ang paggawa ng masama, kagaya nito, okay? Paggawa ng masama, kawalan ng gantimpala. Ligtas naman, okay naman po ito. Okay? Pero kung wala pong pag-aari sa langit, hindi rin po ito mabuti. Kaya dapat nating gumawa ng mabuti. Sa espiritu nakatuon, hindi tayo lagi nakatuon sa ating laman. Iyan po ay kalugihan. Kapag nakatuon ka sa laman, ang isang Kristiyano nakatuon sa laman,
Kalugihan po ito. Kalugihan. Napakalaking kalugihan. Okay? Sa Mateo chapter 6, buksan din po natin. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Talata na ito, napaka-famous verse. Alam na alam po natin ito. Pero meron akong gusto sa inyong ipakita about dito. Mateo chapter 6, 33. Okay? Mateo chapter 6, verse 33. Sa ating pong Biblia. Mateo chapter 6, verse 33. Okay na po? Nakuha na? Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Okay. Parang ito, number one, ito ay patungkol sa flesh. Pangalawa, spiritual. Okay. Pangatlo, yung ating mentality o emotion. Okay? Sinabi sa Mateo 6:33, unahin mo ako at ang lahat ng mga bagay idaragdag ko sa iyo. Pero ang tao, anong inuuna? Pakinabang sa laman o pakinabang sa espiritu? Pakinabang sa laman. Kaya kayo dito, kayo doon. Sa kanabong ng mga Bible seminar na yan, marami pa naman. Kailangan ko ngang magtrabaho ngayon, tumayo. Marami akong mga bayarin. Tutulungan ba ako ng church sa aking mga bayarin? Okay naman po ito. Ikaw talaga ang dapat na gumawa ng remedyo sa lahat mong mga bayarin. Pero brothers and sisters, tingnan po natin ng maigi ito. Minsan, may problema tayo sa financial. Bakit lagi mong inuuna si flesh? Alam mo ba, pag inuuna mo si spiritual, ang problema mo sa financial? Masasagot. Pero ang mga tao saan nakatuon sa flesh? Sinabi ng Diyos, unahin mo ako. Lahat yan, ako na ang bahala. Unahin mo lang ako. Pero ang mga tao, inuuna ano? Laman. Kaya yung kanila pong emosyon, problemado. Nai-stress sa buhay. Kayod ng kayod, wala pa rin. Wala naman natitira sa ating mga sweldo, sahod. Nagninegosyo, makupad. Bakit po laging inuuna ang flesh, yung laman? Paano yung spiritual? Kahit may Bible seminar, hindi nakakadalo. Kahit may Lord's Day sermon, hindi nakakadalo. Bakit nauubos ang oras sa mga bagay-bagay na pagpapagal patungkol sa laman? Kapag ganun po, brothers and sisters, hindi kayo matutulungan ng Diyos. Pwede kayong maging mayaman. Magsipag ka lang, magiging mayaman ka. Yung laman mo, magiging marangya ang buhay. Pero kumusta yung espiritu mo? Ano ang dulo? Ano ang katapusan? Kamatayan. Okay? Dapat ang mga naipanganak ng muli, dito po nakatuon. Unahin mo ako. Spiritually. Ang ibig sabihin nito, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag ko sa inyo. Yan po ang kahulugan ng Mateo chapter 6 verse 33. Maaring nag-pray ka, ito, Panginoon, tulungan mo ako. Masolve ko ang problema sa anak ko, may sakit.
Pero hindi niya nabanggit sa panalangin niya na after 1 week pala, maa-aksidente siya. Hindi niya binanggit sa panalangin niya kasi hindi naman niya alam. Pero dahil ang Diyos, inuulan niya ang espiritual, idinagdag na lang din ng Diyos. Nag-gets po ninyo? Kaya ang sinabi dito, lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kahit hindi ninyo nabanggit, kahit hindi niyo sa akin hiningi, pero naglilingkod kayo sa church, naglilingkod kayo sa Diyos, idaragdag ko ito sa iyo. Ilalayo kita sa aksidente. At yung pinakakailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Pero hindi ito naiintindihan ng marami. Anong inuuna po nila? Laman o espiritu? Laman. Okay po, binubulong sa kanila ni Satan, ay bakit? Pag may sakit ka, binibigyan ka ba ng gamot? Binibilhan ka ba nila ng kahit ang kailangan mo? May mga ganun pa pong bulong si Satan. Huwag po kayong magpadala. Ang pinakapunto, kapag nandoon ka na sa bagay na iyon, sa sitwasyon na iyon, unahin mo pa rin ang Diyos. Kasi alam na alam ni Satan, kapag ginawa mo, inuna mo ang Diyos, tatanggapin mo gantimpala. Gantimpala sa physical, gantimpala sa mentality, emosyon, gantimpala sa spiritual. Di tatlo ang napa sa iyo. Kung isa ang inuna mo, isa lang. Magiging maayos ka, may pera ka. Very good yan. Pero isa lang ang mapapa sa iyo. Mawawala naman ang iyong buhay. Anong ibig sabihin nito? Hindi ka makakapasok sa langit. Pero kapag inuna mo ang spiritual, ang flesh, magiging mabuti. Ang emosyon, mentality, magiging mabuti. Ang emosyon mo, magiging maayos. Pag inuna mo ito, ilan ang napapunta sa iyo? Tatlo. Pero pag flesh inuna mo, ilan mamawala sa iyo? Dalawa. Kaya anong sabi ni Kristo? Unahin mo ang aking kaharian. Anong ibig sabihin po nito? Yung pakinabang sa kaharian, isang kaluluwa ay maligtas. Okay po? Kaya lahat ng ginagawa natin sa Bible Seminar, Youth Camp, Preparation, ito po ay para makapagdala ng ligaw na kaluluwa na maligtas. At kapag naligtas ito, ang Diyos ang bahala sa iyo. Gagantimpalaan kanya. Balik tayo sa ating main scriptures. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Okay. Okay. Umuulan pa po ano? Hindi naman na. Electric pa nata, naririnig ko. Sa Kabyaw, grabe po ang ulan. Nagkaroon po kami ng pre-meeting kahapon. Yung Angeles Church tapos Tarlac, nagkaroon ng pre-meeting para preparation nito sa darating na youth camp. Pero ang lakas-lakas po ng ulan, umalis po ako doon, alas 10. Nakarating ako dito alas 7 ng gabi. Okay? Apat na sakay. Habang nasa bus po ako, nag-observe ako sa mga tao sa labas. As kung wala po ang church, kagaya dito sa Cavite Church, mahirap mabuhay, di po ba? Kung wala ang Diyos, mahirap mabuhay, di po ba? Kung wala po ang church, mahirap mabuhay, di po ba? Hirap. Kaya sabi ko, alam mo kung walang church, kung walang ganito, switching pulpits, ano na kaya ang buhay namin kung hindi ako ligtas? Iniisip ko, kaya kahapon lang po ito iniisip ko. Dalawa lang yan. Maaring buhay pa ako o maaring patay na ako. Bakit po? Ang hindi po born again, punong-puno po baga ng bisyo? Walang pakialam sa health? Ano?
ang punto ko, yung ganitong gawain, ito po ay gawang masama o gawang mabuti? Gawang mabuti. Gawang mabuti. Minsan maulan, medyo nakakatamad mag-church, di po ba? Okay? Ay, makulimlim na naman. Ang sarap matulog. Ang sarap malambot. Kaya minsan, nagiging kambing, ano? Okay? Pero brothers and sisters, kahit paano, ha? Para magkaroon tayo ng gantimpala sa langit, lagi nating inuuna ang kapakanan ng Diyos. Kapakanan ng langit. Kapakanan ng kaharian ng Diyos. Pag inuna mo, sigurado po ako, gagantimpalaan ka ng Diyos. Wala ka pa sa langit, makakamit mo na dito yung gantimpala. Okay po? Physically, aayusin ka ng Diyos. Okay? Maging sa iyong buhay-buhay, pangangailangan, aayusin ka ng Diyos. Kasi siya ang bahala, di ba? Unahin mo ako, akong bahala sa iyo. Maging sa spiritual, pagdating mo sa langit, ang nag-aantay sa iyo, mga pagpapala. Kaya mahalaga po, unahin natin ang Diyos. Kagaya nito, maaring may wala dito ngayon. Maaring inuna nila ay ibang bagay. So, hindi po ito mabuti. Kaya tayo, iba na ang buhay. Mula nang tayo ay naipanganak na muli, ang lifestyle natin, iba na. Ang buhay natin dati, laki sa layaw. Kung ano ang uso ng mundo sa lupa, nakikisali tayo. Okay? Alin ang magandang isda sa paningin ng nakalagay, sa paningin ng Diyos? Parang ito po, may ilog. Okay? Imaginin po natin, ito po ay ilog. Hindi lang ako marunong mag-drawing. Okay? Okay. Oh, ilog daw po ito. Tubig. Tubig. Ang agos ng tubig papunta doon. Ganyan. May isda. Again, hindi ako marunong mag-drawing ha. Oh, palagay na lang natin to isda ito. Okay po. Nasaan yung patungo agos ng tubig? Papunta po doon. Yung isda, wow, ayos. Agad, akala ko ibon. Very good. Pero may isda po, pasalungat sa tubig. Okay? Pasalungat naman itong isda na ito sa tubig. Oh, hindi ko na alam kung isda pa ba ito. Basta ito po, isda po ito. O, yan. Itong isda na ito, pasalungat daw po sa tubig. Kung kayo ang papipiliin para malinis na isda sa mata ng Diyos, alin ang malinis na isda? Yung nakikiayon sa agos o yung nakikisalungat sa agos? Number one, number two. Ano ang malinis na isda? Number one, number two. Number two, one. Ano? One or two? May narinig ako two. Ang tamang sagot. Number one. Okay po. Spiritually, may kahulugan po ito. Ang isda na walang palik, na walang kaliskis. Maruming sa Levitico, maruming kainin o malinis? Ha? Alin ang malinis na isda? May kaliskis o wala? May kaliskis. Ito, pag nagsalungat ito sa tubig, may kaliskis yan. Ito, walang kaliskis, masakit. Kaya kung ano ang agos ng tubig, nakikisali. Marumi po, totally, marumi silang isda. Ang kaliskis po, ang kahulugan nito ay ano? Words of God. Yan. Words of God. Ang nakikipaglaban sa agos ng tubig, kaliskis na ang kahulugan ay ano? Words of God. Ang nakikipaglaban sa atin dito sa mundo, sino? Salita ng Diyos.
Kaya dapat kang mapuno ng salita ng Diyos. Pero minsan ikinakatamad natin ang magbasa ng salita ng Diyos. Minsan, alin ang mas maraming oras? Cellphone o? Ha? Alin ang mas maraming oras? Cellphone o Biblia? Cellphone. Kaya pag once na may mga tukso, may mga pagsubok, hindi niya kayang labanan. Bakit? Mababaw ang kanyang, ha? Mababaw ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Pero kung punong-puno ng salita ng Diyos, naku po, mapatukso man, mapapagsubok man, malalampasan niya. Sa kabataan po, marami pong, prone na prone po sila sa mga tukso. Worldly friends. Okay? And then gadget. Tama po ba? Yes. Kaya nga, kahit born again na, sinabi ko sa kabyaw, kayong mga kabataan, huwag na kayong maglalaro ng Mobile Legend. Okay? Ang ML, ang meaning nito, Mobile of Lucifer, kasangkapan ito ni Satan. Kaya mga character background nito ay mga pang-Lucifer. Bakit gustong-gusto ito ng mga kabataan? May mga account sila. Nagkakapera po sila dito. Huwag kayong makalimot. Lahat ng bagay ginagawa ni Satan para ikaw ay sirain ang Kristiyanong buhay. Sirain ang buhay mo sa harap ng Diyos. Gaya ng ginawa niya kay Job. Lahat ay nawala kay Job. Sinabi ni Kristo, sinabi ng Diyos kay Job, gawin mo ang lahat sa kanya, huwag mong pakikialaman ang kanyang espiritu. Kaya ginawa ni Satan ang lahat para sirain si Job. Pero inuna, sino ang inuna pa rin ni Job? Yung Diyos. Kaya lahat ng bagay ibinalik kay Job ng doble. Ganon din po sa atin, huwag tayong masyadong magpadala sa mga uso sa mundo. Maging gaya tayo ng isda number 2 o isda number 1. Sana. Pero minsan, nagiging tayong isda number 2. Kung anong uso. Ah, sige. Kaya tayo, iba na. Gaya ng binanggit ko po kanina sa ating kalagitnaan. Ano po? Iba na ang lifestyle ng mga naipanganak na muli. Ultimo yung pagti-TikTok. Marami pong iba't ibang klase ng TikTok, di po ba? Pero yung ibig kong sabihin sa TikTok, yung sumasayaw. Okay? Hindi na po tayo nakikibahagi dito. Bakit po? Nang umakyat si Moises sa bundok ng Sinai, nakarinig ang Diyos ng ingay sa baba. Ano ang ginagawa? Ano ang ginagawa? Sumasayaw. Ang spiritual na meaning nito sa panahon natin, TikTok. Ayaw ng Diyos ng ingay. Ayaw ng Diyos ng TikTok. Ang kaluluwa natin ay dapat mapuno ng salita ng Diyos. Mapuspos ng banal na espiritu. Pero minsan, nakapalibot sa atin ng mga tukso. Yung pinsan mo, mahilig mag-TikTok. Kahit born again ka, sige, sayaw-sayaw na din. Nakikiuso na din, pero teka po muna. Iba na ang buhay ng mga naipanganak na muli. Kung gumagawa po tayo ng masama, hindi po tayo tatanggap ng gantimpala. Okay. Next. Anong oras po tayo matatapos, Brother Edwin? Ano po? 11:10? 11:10? I see. Ilang minuto na lang. Nasa pangalawang ano pa lang tayo. Ayaw yung pag-usapan ng gantimpala. Di ba masarap pag-usapan? Kanina pinag-usapan natin yung ano, hukuman ni Kristo. Ito naman gantimpala. Okay. Revelation chapter 22 verse 12, basahin po ninyo ng sabay-sabay. 1, 2, 3.
Okay, salamat po. Ako'y malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimbala upang gantian ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kapag gumawa ka ng paglilingkod, pagsisilbi sa Panginoong Diyos, tatanggapin mo gantimbala. Dala-dala ito mismo ni Kristo pagdating ng araw. Okay? Kaya tayo, para tumanggap ng gantimbala, dapat mas magtuon tayo sa gawang mabuti. Okay? Paglingkuran natin ang Diyos, huwag po ang mundong ito. Ang mundong ito ay punong-puno ng kasamaan. Isang araw, brothers and sisters, ang mundong ito, iiwanan na natin. Sa ayaw at sa gusto mo, ready ka man o hindi, pagdating po ng rapture, ready na po kayo o hindi pa? Hati, may ready na, may hindi pa. Okay? Bakit hindi pa yung iba? Yung iba, ready na. Pero yung iba, hindi pa. Pastor, marami pa akong mahal sa buhay na hindi pa born again. Kaya medyo sana madelay-delay ng kaunti. Okay? Kasi matagal na ako, nag-iisa pa rin ako. Yung asawa ko hindi paligtas. Yung anak ko hindi paligtas. Yung magulang ko hindi paligtas. Okay po? Yung iba naman, alright, ready na kami, pastor. Paano yung asawa mo? Bahala siya. Ang tigas-tigas ng ulo. Ha? Sa totoo lamang po, malapit na si Jesus dumating. At daladala po niya ang gantimpala. Kaya tayo inuobliga na. Gumawa ka ng mabuti. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Unahin mo ang aking katwiran. Hanapin mo. Ano ang katwiran ko? Maligtas ang lahat ng tao. At daladala ko ang gantimpala. 1 Corinto chapter 3 verse 8. Babasahin ko po ito. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. At ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Ano po ang ibig sabihin nito na sinabi ni Pablo sa Corinto Church? Sinabi dito, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. At ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang pagkawa. Ang ibig sabihin po ng upa, kapalit ng iyong ginawa, ang upa na ito spiritually pagpapala. Yaman lang ding binanggit ni Apostol Pablo ang patungkol sa pagtatanim. Ano po ba ang proseso ng pagtatanim? Isang garden, halimbawa ito, garden po ito, lupa ito, okay? Bago ka magtanim, ano ang dapat mong gawin? Bubunggalin mo, and then, aalisin mo yung mga tinik, ugat, na natuyo, dumi, bato, mga buto-buto. Aalisin mo, lilinisin mo. Di po ba? Bubunggalin mo, aalisin mo yung mga bato-bato, saka ka magtatanim. Okay po? Pero kung hindi mo nilinis, hindi mo inalis yung mga bato, nagtanim ka na kaagad, pwede kaya itong mabuhay? Hindi po. Pag hindi po nabuhay, wala pong aalihin. Pero, kung lilinisin mo ito at magtatanim ka, someday, may tatanggapin kang ani. Spiritually po, ang pag-alis ng bato, mga buto-buto, mga tinik-tinik, mga tuyong ugat, ang pag-alis nito ay sacrifices. Ang kahulugan, sakripisyo. Okay po? Magtanim ka muna ng sakripisyo. At isang araw, mag-aani ka ng gantimpala. Okay po? Yan po ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. Spiritually. Sinabi dito,
Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Ibig sabihin, ayon sa kanyang pagsasakripisyo. Masarap po magsakripisyo? O mahirap? Mahirap di po ba? Pero alam po ninyo, yung mahirap na sakripisyo, ito po pala ay mabuti. Kaya nga minsan ang mga brothers and sisters, pagdating natin sa langit, yung reward na ibibigay sa atin ng Diyos, magkakaiba po ang sukat. Magkakaiba. Yung isang mas malaki. Oh, laki naman ang tinanggap mo. Yung isa naman, uy, bakit ang liit? Siya nga eh, siguro. Nagpakapagod ako sa sarili kasi. Yung isa naman, oh, nasaan yung reward mo? Ah, wala. Yung isa naman, uy, ang laki-laki niyan. Ano po ang punto dito? Tayo po, magkakaiba po ang tagpapala, gantimpala, magkakaiba. Sabi sa 1 Corinto 15 verse 41, mayroon kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Meaning, spiritually, magkakaiba po ang ating gantimpalang tatanggapin. 1 Corinto Chapter 9, verse 24, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay iyong mapagwagian. Kaya tayo, spiritually, tumatakbo, tumatahak, tungo sa kalooban ni Kristo. Hindi tayo tumatakbo, tungo sa kalooban ni Satan. O, hindi tayo tumatakbo, tungo sa kalooban ng mundo. Kung ano ang kagustuhan ng mundo, siya din ba ang mangyayari sa atin? Hindi po. Salungat po tayo. Ha? Salungat po tayo. Ang patay na isda, kung nasa ng alon ng tubig, ang patay na isda, umaayon. Pero po tayo, buhay po tayong isda. Sumasalungat po tayo. Yan po yung separation. Sinabi ng Diyos sa sanlibutan sa mga Kristiyano, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Bakit? Hiniwalay kayo ng Diyos sa sanlibutan. Ayaw ng Diyos, ipamuhay natin ang sanlibutan. Iba na ang mga naipanganak na muli. Tatanggapin mo, gantin, pala. Kaya yung pagtakbo natin spiritually, tungo sa kalooban ni Kristo. Hindi tayo tumatakbo patungo sa kalooban ng mundo. Paano ito mangyayari? Basahin po ninyo ito ng sabay-sabay. 1 Corinto chapter 9 verse 25, 1 to 3. Okay, salamat po. Sinabi dito, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili. Sa lahat ng mga bagay, ginagawa nila iyon upang sila'y makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Ginagawa natin ang anuma makalangit na gawa para tanggapin natin ang pagpapala o gantimpala na wala pong pagkasira. Hindi po maglalaho, kundi mananatili. Ano ang isyo? Ha? Pagpipigil sa sarili. Alam po ninyo yung siyam na bunga ng Espiritu sa Galatia? Alam po ninyo yon? Ano yung pinakahuli? Ha? Ano yung pinakauna? Ha? Nakalimutan na? Mabuksan na lang po natin. Galatia chapter 5. Galatia, chapter 5.
verse 22. Galatians chapter 5 verse 22. Okay. Ayan. Galatians chapter 5 verse 22. Babasahin ko po ito. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. Verse 23, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Iyon po yung pangsiyam. Ano yung una na binanggit sa verse 22? Ano yung bunga ng Espiritu ay ano? Pag-ibig. Meaning, bakit siya ang unang binanggit sa siyam na bunga ng Espiritu? Kasi siya ang ano, pinaka mahalaga. Okay po? Pag-ibig. Pagkatapos pong maligtas, matututunan mo ang magmahal. Matututunan mo rin magmahal sa Diyos. Bakit? Nakaranas ka ng pag-ibig niya. Yung mga bata, pag nasisilayan nila, nasasaksiyan nila kung ba, kung gaano sila minamahal ng kanilang magulang, sinusuklian din ba nila ito, di ba? Nakikita nila, inaalagaan sila, hatid sundo sa eskwela. Nadadama nila yung pag-ibig ng magulang. Kaya natutunan din nilang ano, suklian ito ng pag-ibig. Kaya pagkatapos po maligtas, matututunan mo ang pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa, kapatiran, matututunan mo ito. Pero again, balik tayo doon sa pangsiyam. Yun po yung panghuli. Ang pangsiyam, pagpipigil sa sarili. Bakit panghuli? Ito po yung pinaka mahirap. Okay po? Ito po yung pinaka mahirap. Bakit ito ang pinakamahirap? Ang issue dito, sarili mo na. Pagpipigil sa sarili. Dapat, ha? Hindi ka magagalit, pero nagalit ka. Ha? Okay po? Dapat, hindi ka pumupunta sa mga lugar ng masasama, pero pumunta ka. Ibig sabihin, ang paggawa po ng mabuti, nakadepende po sa iyo. Ganon din po sa masama. Pwede kang gumawa ng masama kung kayo mong mapigilan ang sarili mo. Dapat magagalit ka, pero pigilan mo ang sarili mo. Huwag kang magalit. Okay? Mahirap ito o madali? Mahirap. Mahirap. Pero alam po rin nyo, brothers and sisters, kapag nagkakaranas kayo ng pagpipigil sa sarili, doon kayo tatanggap ng gantimpala. Yan po yung sinabi sa binasa natin kanina. Balikan natin ang ating main scriptures doon sa ating binasa kanina pong Bible verse. Unang Korinto, chapter 9, verse 25. Unang Korinto, chapter 5, verse 25. Ayan. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Kaya yung galit, kasalanan po ang galit o hindi naman kasalanan? Kasalanan o hindi po kasalanan? Nagagalit ka pa ba o hindi na? Yeah. Pero nakikiusap ang Diyos, huwag lang itong lubugan ng araw. Okay? Pero minsan ang galit may tampo sa kapatiran. Tama po ba ito? Mali. Mali. Bakit? Nalampasan na po ng lubog ng araw yan. Pag nagtanim ka ng galit sa kapwa mo, kasalanan yan, kaibigan. Kasalanan po yan, brothers and sisters. Ang sinasabi sa atin ng Diyos, ibigin mo ang bawat isa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya kahit inuusik ka, okay lang. Kahit sinasabihan ka ng masasama, okay lang.
pinipintasan ka, okay lang. Sabi po sa Bible, ang mga taong inuusig, pinagsasabihan ng masama, ay tatanggap din po ng gantimpala. Sabi po sa Mateo chapter 5 verse 11, babasahin ko po, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalai, inuusig at pinagsasabihan ng sarisaring kasamaan, napawang kasinungalingan dahil sa akin. Verse 12, basahin po ninyo ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Yeah, salamat po. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon din nila ninusik ang mga propeta na nauna sa inyo. Kaya, isa sa mga mapapalad yung inuusig. Pinagsasabihan ng masama, napawang kasinungalingan, nilalait, binubuli. Minsan na chichismis. Okay? Pero anong dapat nating response dito? Papatulan mo o kailangan magpigil sa sarili? Magpigil sa sarili. Okay po? Pigilan mo ang iyong sariling magali. Hayaan mo ang mga nagsasalita ng iba't ibang bagay sa iyo. At kapag ginagawa mo yan, tatanggapin mo ang gantimpala. Sinabi dito sa verse 12, magalak kayo at magsaya. Malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Kaya dapat nating ibigin ang bawat isa. Huwag magtanim ng tampo. Huwag magtanim ng galit. Minsan, maaaring isipin mo, yung iba, minsan nangyayari po kasi ito, minsan, pag nakokorek tayo, para sa ikabubuti yun, hindi yung para ikakasama. May mga ganito pong eksena sa church. Pero minsan, hindi po ito naiintindihan ng iba bakit ikinakasama nila ito. Kala mo naman kung sino. Nagtatampo na. Kung ganun, hindi po ito mabuti. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 44, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Madali po bang ibigin ang kaaway? Ha? Kaya mo? Ibigin mo kaaway mo? Ha? Kaya? Madali po ba ibigin ng kaaway? Hindi madali. Pakahirap. Pero alam po ba ninyo, kahit yung mga taong nakapaligid sa iyo, na masama ang tingin sa iyo, kapag inibig mo sila, malaki ang gantimpala mo sa langit. Ganon din po kasi ang nangyari kay Jesus Christ. Noong siya ay dumating, pumarito sa sanlibutan sa Israel, siya din po ay nireject ng Israel. Tinalikuran po siya. Pero sa halip na, kahit ganun ang ginawa ng mga Israelita sa paligid ni Yesu Cristo, inibig niya pa rin ang Israel. Kaya, mapalad ang tao na inuusig, malaki ang gantimpala sa langit. Last verse. Magandang pakinggan? Wow! Last verse, basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Sapagkat kung iniibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo, hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningin ng buwis? Yeah. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami pong salamat. Ano po, kahit paano nakapulot tayo ng aral. Ano po ang ating pamagat? Tungkol po sa hukuman ni Kristo at gantimpala. So, pag-pray po natin, ang humingi man ako sa inyo ng prayer, ang Cabyao Church, nasa parteng Nueva Ecija. Bago lang po ako dito, isang buwan lang mahigit kasi galing ako ng Tagkawayan. At sa darating pong youth camp, tayo po ay magtipon-tipon. Kayo naman ay tanawan po. Baga ano? Sa tanawan naman po kayo. Kami naman po ay sa Angeles.
At sana, kahit isang kaluluwa lang, hindi naman ito malaki ang grupo. Okay? Hindi ito gaya ng summer retreat. Ganun pa man, kahit may isang kaluluwa, madala natin at ito ay maipanganak na muli, maligtas. Ako po, malam, napaka, ano na po ito. So marami pong salamat, tayo pong yumuko sa ating closing prayer. Banal naming Amang Diyos, salamat po sa pagtuturo po ninyo sa amin sa araw po na ito. Tungkol po sa hukuman ni Kristo na kung saan, kung kami po ay gagawa ng mabuti, kami po ay tatanggap ng gantimpala. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na pakikinggan ang iyong pong mga pagtuturo at maisabuhay po ito. At mas magtuon kami ng mga bagay sa gawaing church. At para tumanggap din kami ng mga gantimbala. Tulungan po ninyo ang bawat churches sa buong Pilipinas na magkakaroon po ng Youth Camp Bible. At sana po ang lalahok dito, isa mang kaluluwa, Panginoon, ay maipanganak ng muli. Tulungan po ninyo ang inyo pong mga lingkod na gumagawa sa iglesia sa pangunguna ni Pastor Kim Conte kasama ng kanyang mga lingkod manggagawa kay Kristo dito sa Cavite Church. At ano man po, Panginoon, ang kanila pong mga prayer request, kayo po, Panginoon, ang magkaloob sa kanila. At dalangin pa namin, Panginoon, na kami po ay patuloy na manatili sa church hanggang sa muling pagbabalik ni Jesucristo. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Okay, salamat po sa inyong lahat.